Alright mga kamusikeros, welcome back to my channel. This episode mga kamusikeros is meron na naman tayong sasagutin na isang request po mga kamusikeros. So magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat mga kamusikeros. At maraming salamat po sa mga nagsuporta sa ating muting channel. And please support my channel mga kamusikeros by subscribing to it at pakiibigay nila na ako ng thumbs up mga kamusikeros. Okay, so in this video no, again no, isa pong request po ng nagaling po sa comment mga kamusikeros. Ang pag-aaralan po natin ngayon mga kamusikeros is tungkol po sa 7-3-6 passing chord progression mga kamusikeros. Nabanggit ko po ang 7-3-6 chord progression sa previous video na na-upload ko tungkol po yung sa basic harmonization po sa kantang Hymn to Worship. Okay? So without further chit-chat po, simulan na natin yung tutorial. Okay, so gagamitin po natin yung kanta mga kamusikeros, yung Our God is Greater, for our example, at kukunin pa rin natin sa key of C or A minor ng ating tutorial para mas madali po natin masundan. Okay, so first and foremost, ano ba itong 7-3-6 chord progression? Okay, ang 7-3-6 chord progression is simply as ito yung mga chords na kinuha din natin sa number system ng isang major key. Okay, so if sa key of C tayo, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yung 7 is the B, at saka yung 3 is the E, at saka yung 6 is the A. Okay, so para mas sundan natin, no? So yung 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 degree from the root sa key of C is the B. Tapos yung 3 is the E, so 1, 2, 3. At saka yung 6 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito yung pinaka-basic concept po ng number system ng isang key mga kamusikeros. Okay. So again, oh, this is very important for us to learn kasi magagamit din natin ito sa ibang key. That's why it is very important for us to master everything about the number systems mga kamusikeros. Okay? So again, no, Our God is Greater sa key of E or A minor. So bago tayo magsimula, para sa mga intermediate or advanced player, you are actually familiar with this, you have 7-3-6 passing chord, no? Because ito din ang tinatawag nating 2-5-1 passing chords sa minor key. Okay, it's a 2-5-1 minor key. So do not get confused this one mga kamusikeros, no? Hindi na natin ito itatackle ng further ngayon because we mag-focus lang tayo sa 7-3-6 passing chords mga kamusikeros. So pero ibibigay ko sa inyo yung tinatawag na highlight. Okay? So sa minor key, if this is the A minor, so yung root natin is A, saka yung 2 is the B, which is 7 sa key of C. Tapos yung 5 naman is the E. So 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung 1 is the E. If nasa minor key tayo mga kamusikeros. But anyway, hindi na natin i-further na explain ko. Maybe gagawa na lang tayo ng separate tutorials mga kamusikeros. But now is mag-focus tayo sa request po na 7-3-6 passing chord mga kamusikeros. So sa key of C tayo, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito yung first chord passing chord, which is gagamit tayo ng diminished 7 chord. Okay? So this is our B diminished 7 chord. Alright? Okay, so yung first chord natin is we have gagamitin natin yung diminished chord. Alright? So this is our diminished or tinatawag natin itong half diminished chord mga kamusikeros. So simple lang, no? This is B, B, F, A.
tapos yung A. So ito yung tinatawag natin minor 7 flat 5. Okay, pero hindi tayo realistic na yung line mga kamusikeros, no? So this is our first chord na passing chord na gagamitin natin. This is a B minor, sorry, this is a B half diminished. Okay? Okay, realistic tayo para hindi tayo malito mga kamusikeros. Okay, pero yung gagamitin natin inversions is ito. So yung A ibababa natin. Ang next chord naman is we have the E7, pero meron tayong gagawin natin itong altered chord, which is this chord. Okay. So this is an E7 sharp 5 sharp 9. Okay. So this is an altered chord mga musikeros. Okay. So, sundan nyo na lang, gagawa tayo ng separate tutorials tungkol sa altered extension at saka altered chords, mga kamusikeros. So, if this is our E, this is the fifth ng E sa sharp natin. So, this is the seventh, this is the ninth, and sa sharp natin yung ninth. So, this is an E7 sharp 5 sharp 9. Okay? So, wala na tayong panahon or oras ngayon sa video natin mga kamusikeros to explain this furtherly. But for the sake of this tutorial, susundan nyo na lang yung chord. So, gagawa na lang ako ng tutorial, separate tutorial for this. Okay? Tapos, A minor. Okay? So, again na yung chords natin. We have B half diminished. We have E, 7, sharp 5, sharp 9, or altered chords tayo dito mga kamusikeros, saka E minor. Okay, so apply natin mga kamusikeros yung chords ng 7, 3, 6 passing chord. Okay, I will going to play this to you slowly or dahan-dahan para masundan nyo. So, first chord, this chord natin, F. Watch this. Okay, 7, 3, 6. Okay, so ganyan mga kamusikeros. So ito lang yung isa sa pinaka-basic na passing chord na mo-observe natin sa gospel at saka jazz ng mga type ng progression mga kamusikeros. So this is also one way para ma-spice up natin yung mga chords natin o yung mga tinatawag nating flavored chords, okay? So mas may mga variations tayo na magagawa mga kamusikeros. Okay, so pero hindi doon nagtatapos yung 7-3-6 passing chords mga kamusikeros. There are lots of variation na pwede natin gawin sa pag-play natin sa progression, okay? So just like this mga kamusikeros, no? Watch this. Okay, so isa lang yun sa variation mga kamusikeros sa ng 7-3-6 passing chords mga kamusikeros. So ano bang nangyari doon? Okay? So I will show you, no? I will show you. If you are
if you are a beginner pa mga kamusikeros, I'm sorry if hindi niyo pa makaka-catch up, pero I will share to you para mas magka-idea naman kayo, para may mga ideas naman tayo. Okay, for the intermediate and advanced level mga kamusikeros, you can apply this one. Okay, so nangyari doon is gumamit ako ng karagdagang passing chords. Okay, we have okay, we have okay, this is the C sharp or B flat. So yung ginamit yung inversion sa dito, diba? Tapos chord natin, we have half diminished. Tapos dito is okay, so may tritone dito, no? This is the G tritone. Tapos gawa lang tayo ng B major ng ganitong inversions dito sa ating right hand. Okay, alright, so this is G, C sharp, F sharp, B, D sharp. So this is only a B triad. Okay, so ganito yung inversion. So next chord natin mga kamusikeros is to. So we have G sharp, this is a G sharp tritone, G sharp, B, tapos gawa lang tayo ng C major. Okay, so okay, then next is we have G triad in this inversion. We have D, G, B, then chord A minor, right? So right, so this is the first variation. So pangalawa is we have, so this is a G tritone. So G tritone, tsaka gumawa lang ako dito ng B major na nasa second inversion. Okay, so tritone is gagawa din ako ng isang separate tutorial po para sa tritone. Okay? So sundan niyo na lang yung mga notes. We have the G, C sharp, F sharp, B, D sharp. Okay, second is you have G sharp tritone na naman. So G sharp, D, tapos gumawa lang ako ng C dito, the C major na nasa second inversion din. Okay? So ito yung variation or yung chord natin. Okay? Then G, then A minor, balik sa A minor. Okay, G second inversion, D, G, B. Okay, so this is the whole thing, no, para makita natin yung application. Okay, here we go. Okay, you see that? Nakita nyo? So we have, so again, for the last time. There you go. Alright mga kamusikero, sana ay malaking maitulong ang video na ito para po sa pag-improve natin sa ating pag-play ng music. So actually there are lots of variations pa tong about the 7-3-6 chord progression. So since hindi natin matatakil lahat sa video na ito, so sunod na lang mga kamusikeros, I will going to share to you another variation about these chords or chord or passing chord mga kamusikeros. Maraming salamat po sa panonood mga kamusikeros at paki-like naman po dyan mga kamusikeros. Okay? So gaya ng sinasabi ko palagi, Jesus loves you at mag-ingat po tayong lahat. Peace out!